channel, Kataki's Family. And for today's video, ikikwento ko po sa inyo kung paano po ako naging isang vlogger. Isa po akong simpleng may bahay or simpleng tao. Laking probinsya po ako at hindi po ako mahilig sa mga ganitong ano na may expose po sa social medias. Opo, na-expose po ako sa aking Facebook account. Kaya lang mostly po ang makikita niyo po ay ang aking mga anak. So yung YouTube channel ko po ay noong 2010 po 'yun. Ang first video ko po na in-upload ay yung reunion po sa side ng asawa ko. So, hindi na po naulit yun. Tapos, mga sumunod po na taon, may mga video po ako na ina-upload. Yung mga wala lang po kasi hindi ko naman po alam na kumikita po sa YouTube dati. Tapos, nung pandemic po, sa panaginip ko po kasi, hindi ko naisip na maging isang vlogger. Kasi isa po akong mahiyaing tao. Tapos ngayon, nung pandemic po, wala po kaming magawa sa bahay ng mga anak ko. So may internet naman po kami. So nauso po yung TikTok noon. Ayan, saka kapanood ko sa mga TikTok at saka sa mga anak ko, ako ay nahawa sa TikTok. So, may isa po akong video doon na nag-viral. Humakot po ng 10,000 views sa isang araw po. At nagkaroon po ako ng followers na 5,000 po. So, hindi ko po ina-expect yun na magkakaganon po yung simpleng video ko po na ginawa. Ayun, yung mga time na yun, naisip ko po na bakit di ko po subukan maging isang vlogger or mag-post po sa YouTube ng mga video. So, nag-start po akong mag-focus ng aking sa aking YouTube channel May 27, 2020 po. So, ang first video ko po doon na in-upload ay yung mga TikTok ko po. Ginawa ko po siyang TikTok compilation po. So, ayan, okay naman hanggang sa may views. Kasi nag-start po ako is ang subscriber ko po is 56 lang po sa 10 taon na yun. 56 subscriber lang po. Tapos may 26 watch hour po ako. So ayun, ang ginawa ko po, kasi nanonood po ako sa mga vlogger na malalaki na ang bahay. Ang sabi nga nila, bakit daw hindi kayang gawin ng isang tao maging monetize? Kasi meron naman po mga tao na nagbabiral ang kanyang mga video na hindi naman nagsasalita. So, ang ginawa ko bilang isang small YouTuber or nagsisimula pa lang po, ay pinanonood ko po yung mga video ng mga malalaking YouTuber, lalo na po yung mga tutorial nila, tapos kung ano po yung dapat gawin o hindi dapat gawin ng isang small YouTuber o nagsisimula pa lang maging vlogger. So ayun, kahit paano naman po may natutunan ako. Unang-una po natutunan ko bilang isang vlogger na dapat nating gawin, lalo na po sa mga nagsisimula pa lang po dyan na maging isang vlogger. Ang gawin po natin guys, maghanap po tayo ng isang kaibigan or legit na kaibigan na tutulong po sa atin. Kasi sila po ang magsusupport sa atin o sila po ang manunood ng ating mga video na ina-upload natin sa YT or sa channel natin. So ngayon, doon ko po natutunan ang kailangan talaga na maging friendly tayo or maging organic tayo. Yung natutunan ko sa YT World, nasabi nila, kung ayaw mo gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa iba. At dito ko rin natutunan po kung paano makipagkaibigan or sumuport talaga ng tulo sa isang kaibigan. Kasi kung hindi po kayo magsusuport sa isang kaibigan, sino ang magsusuport sa'yo? Kasi hindi mo naman kayang gawin sa kanila yung binibigay nilang suporta sa'yo.
So dito ko rin po ano naranasan na alam niyo yung feeling na hindi mo sila kilala. Ayaw umiyak, guys. Na natutuwa lang po ako kasi alam mo guys yung hindi mo sila totoong kilala pero yung todong support sila at effort na hindi nagsasawang pumunta sa live stream ko, hindi po nagsasawang manood ng video ko na ina-upload ko. Alam ko po bago po ako pumasok maging vlogger, hindi po natin maiwasan na magkaroon ng basher. Alam ko rin po sa sarili ko na mayroon pong makaka-appreciate sa ginagawa ko at mayroon din pong hindi makaka-appreciate sa ginagawa ko. Kaya lang nakakatuwa lang pong isipin na may mga kaibigan ka na yung hindi mo naman nakikita sa personal, nandyan sila todo support sa'yo, nanonood sa live stream mo, pinanonood mo yung video mo. Tapos yung iba na na-appreciate mo yung ginagawa mo, nandyan po sila. Parang nakakatuwa na buti pa yung ibang tao, nandyan sila, nagsusupport. Yung iba na hindi mo kaya marating yung isang bagay na nandito na, ito na yung nangyari na po na pinilit kong pinagsikapan kong marating po ito dahil gusto kong ipakita sa kanila na yung isang simpleng tao at isang simpleng may bahay, may magagawa at kikita sa bahay kahit nasa bahay ka lang. Kasi ako po ay isang laking mahirap. Sanay na po ako sa hirap. Kaya kahit paano, kahit nandito po ako sa bahay, kumikita po ako. Gusto kong kumita, gusto kong tumulong sa asawa ko. Kasi ano, noong 2013, isa po akong online seller. So ginawa ko yun para makatulong o makaano sa panggastos. Kaya lang, ito yung paraan na naisip ko na makatulong kahit nasa bahay lang po ako. So, ayun, sa awa ng Diyos, pasensya na po kayo, napaiyak lang ako. Kasi sa sobrang tuwa ko po na may mga taong tumutulong sa akin at nagsusuporta po sa akin, kahit hindi naman po nila ako kilala. Nandiyan po sila, lalo po yung mga taong walang sawang nagplipo sa aking WH para marating ko po itong adhikain ko or minimithi ko na makamit po ito. Maraming salamat po at super bliss po talaga ako na nandyan kayo. Thank you so much guys sa mga sumuporta po sa akin na patuloy na sumusuporta sa akin at hindi po nagsasawa na tulungan ako or suportahan sa lahat ng aking ginagawa. Ngayon, isa na akong monetized channel. Dumating po ang sulat sa akin ng November 12 ng 2:25 PM. Ayan. So, sobrang tuwa ko po kasi hindi ko po expected na ma-approve po yung pag-apply ko dahil lahat po ng LS ko kabado po ako kasi lahat ng LS ko po nandun po yung umiiyak yung anak ko, nandun po yung ingay niya, yun ang kinatatakutan ko po. Ayun, sa awa naman ng Diyos, pumasa po ako ito at isa na akong monetized channel ngayon. Na at dahil sa inyo yun, guys, sa mga walang sawang tumulong at naging party po ng aking journey, salamat na walang sawang pagpapasalamat po sa inyo. Nandito na po ako at least napatunayan ko po sa mga taong nag-down sa akin noon na nagbabash sa akin na hindi ko kayang gawin bilang isang vlogger. Ito na po, isa na po akong vlogger ngayon. Matatawag na po akong isang certified vlogger. At salamat po sa inyo yan guys na nandyan, na patuloy sumusuporta sa akin. At patuloy na gumagabay sa akin, lalo na sa aking YouTube channel. Salamat talaga. At sa mga taong hindi nagsawang mag-play ng WH ko, hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam naman ninyo po yan guys na sobra ang papasalamat ko sa inyo at wala na akong sinabi kundi thank you, thank you, thank you, thank you. Yun lang lagi na lang ang sasabi ko.
Lalo-lalo na po kay Sir Bicoy, isang napakalaking blessing po sa akin si Sir Bicoy na ipinipli po niya ang aking WH sa walang sawang pagpipli. Yan. At si Mr. Dimdim na from Japan. Thank you so much, Sir Dimdim, sa pagpipli mo po ng aking WH. At saka kay Boys Love for Jakes. Ayan, gumawa pa ako ng playlist na 100 hours para sa kanya. Yun. Kay Mamianas at kay Sir Idol Boink, Oyu Boink. Si Sir Idol Oyu Boink, malaki po ang naitulong niya po sa aking channel. Lalo na po nung maliit pa lang ang aking subscriber or banana. Nandun po kami ni ano, isa pong naging kaibigan ko din sa YouTube channel, si Mon Montenegro. Siya po yung lagi kong kasama sa pangingisda kay Sir Oyu Boink TV. Doon po nag-umpisa ang friendship namin. At saka kay D. Garcia, na walang sawang nag-play din sa WH ko. Kay Mitch Nico. Ayan, nagpapasalamat ako sobra-sobra sa inyo. At talagang napaka-blessed ko po na nandiyan kayo guys. Sobra-sobra yung ipinapakita nyo at suporta or pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. At salamat po sa inyo, at ang Panginoon na lang po ang bahalang sumuklo sa inyo. Ayan, sa mga hindi ko po na naalala, huwag po kayong magtampo. Lalo na si Mamianas din po, ito ang nakakatuwa kasi nung mamonetize po ako, lahat po ng naging close ko is offline sila lahat. Hindi ko po alam kung saan po ako magtatanong, dahil ako po yung taong sigurista. Ayaw ko po pumasok sa isang bagay na hindi naman po ako sigurado. Kaya ang ginawa ko po, siya po ang napagtanungan ko kung paano mag-apply, yung ganun. Kasi sobrang tuwa ko na din po na na-monetize na ako, na-reach ko na po yung kailangan ni Lolo. Ayun, siya po ang nag-guide sa akin kung paano mag-apply. At sa si D. Garcia, salamat po sa inyo. Si Mitch and Nico, na hanggang ngayon, hindi nagsasawang mag-play po sa aking harang. Ayan, thank you so much po. At sa lahat po, Team Yanatic, sa Ma'am Yan, Julia Lucator. Yan, yung mga katim ko po sa Team Yanatic. Team Makulits, at saka Road to Money po. Thank you so much po sa lahat ng suporta na ibinigay ninyo sa akin. At patuloy na pagsuportan ninyo at walang sawang pagsusuporta po ninyo sa akin. Ayan guys, namumugto pa ang mata ko. Tears of joy yan guys. Tuwang-tuwa lang po ako sa nangyayari sa aking channel. Kasi alam nyo ba, dumating kasi sa punto na sumuko na ako, gusto ko nang sumuko. Pero nandyan kayo. Kayo ang nagpapalakas ng loob ko, nagpapalakas sa akin, ng mga supporter ko. Alam mo yung pupunta kami ni Mon Montenegro, Diana Anang, sa mga live stream na mananalo ng WH, para lang ma-reach namin yung 4,000 WH na hinihingi ni Lolo. Tapos magla-live stream ka ng 3 oras, 4 na oras para maging okay, or para ma-reach mo na yung 4,000. Kasi alam nyo yung pinaka-the best na way na madaling makuha mo yung WH is mag-live stream. Upo ka ng 3-4 na oras, nakaupo ka dyan, magdadadakdak ka hanggang mawalan ka na ng boses. Kaya minsan sumusuko na ako, ayaw ko na. At dumating din sa punto na isang umaga hindi na ako makabangon dahil sa sobra ko ng sakit ng likod ko. Iniinda ko na yung likod ko kasi meron po akong scoliosis, yun na. Kaya lang iniisip ko lang po yung support ninyo sa akin, yung mga kaibigan ko na nandyan to the support ta sa akin, si Josephine or Mitch and Nico, si D. Garcia, ayan, yung mga ka-teammates ko, Team Yanatics, ayan, si Ma'am Julia, si Ma'am Yan, si Sir Dean Runs, ang Team Makulit, si Bossing Nardo, ayan,
si Don Romantico, o sino pa yan dyan, nandyan, si Ma'am Katya Park, Sweet Ritz, yung Team Rod Tumuni, tapos yung Team Paangat, yan po yung kauna-unahang GC na sinalihan ko po, nandyan po sila. Sila po yung mga iniisip ko, kaya sige lang, fight-fight lang, sabi ko. At lagi akong kinakausap ng mga kaibigan ko na, kaya ko yan, darating din sa point na mamumonetize na ako. At dumating nga sa point na namonetize na ako, umabot po ng 5 months sobra, monetize na ang channel ko. So after 3 days, may dumating ulit na blessing, nagkaroon po ako ng membership or join button, ayan. At samahan niyo ulit ako guys sa aking panibagong journey. Ayan, at huwag po kayong magsasawang tumulong sa akin. At sa mga hindi ko po nabanggit sa aking YouTube, pasensya na po guys, kasi kung ano po yung nasa isip ko po at saka nandito sa puso ko, yun lang po ang nasabi ko. So sa mga nakaligtaan ko po sa aking mga nasabi, pagpasensyahan niyo na po ako, kasi may part 2 naman. Doon sa part 2, babawi po ako sa inyo guys. At sa lahat ng mga nag-support sa akin, God bless po. I love you all. Bye! Until my next video, abangan nyo po ang aking part 2, guys.